bike geometry. Nung magsimula ako mag-interest sa bike, sabi ko, ano ba yung bike geometry na yan? Dagdag lang sa alalahanin niya. Hindi ko din naman makakabisado yung mga eksaktong sukat-sukat. Sadahe ba naman nun? Kung alin nga ba yung may magandang geometry ng bike? Mali pala ako. Hindi pala kailangan nakabisado mo yung mga eksaktong numero. Dapat lang, alam mo yung geometry basics. Pag alam mo kasi yung tungkol sa geometry ng bike, pwede ka na mag-compare sa current na ginagamit mo na frame kung gusto mo mag-upgrade o bumili ng bagong bike. Magkakaroon ka ng estimate or idea sa kung paano ba yung pakiramdam i-ride yung bike at yung response nito pag sinakyan mo na. Base lang sa mga numbers na nasa geometry chart. Sa video na to, yun yung topic natin. Seat angle. Ito yung angle ng seat tube relative sa lupa. Yung mga modern na bikes, ginagawang mas steep ang seat angle. Yung halos kapantay na ng pesto ng saddle yung bottom bracket. Dahil dito, mas nagiging madali at efficient ang pagpedal. Yung center of gravity mo, mas napupunta sa unahan ng bike na nakakatulong sa pagpadyak sa mga ahon. Hindi basta-basta aangat ang gulong ng bike mo. Around 70 degrees ang magandang seat tube angle. Mas mataas pa dun, lalong mas okay. Bottom bracket height. Ito naman yung taas ng sentro ng bottom bracket sa lupa. Mas mababang bottom bracket, mas stable yung bike. Dahil mas binababa nito ang center of gravity mo, mas lumalapit din sa contact patch ng gulong. Pag nasobrahan nga lang sa baba, pedal strikes naman ang magiging issue mo. Pwede kasi na laging tumama-tama yung pedals mo sa bato, sa ugat, kapag nagtitrails ka. Gaano nga baka baba ang mababa? Yung mga full suspension na bike na may long travel, mataas ang BB height nila para magkaroon pa ng allowance kapag nag-play na yung rear suspension. Mahirap magbigay ng isang ideal BB height para sa mga full suspension na bike kasi nakadepende din yan sa travel ng rear shock eh. Pero sa hardtails hanggang 300mm, okay pa. Mas mababang bottom bracket, mas maganda ang cornering ability. Mas mataas na bottom bracket, mas madali ipedal sa uneven terrains na hindi tatama-tama sa kung saan-saan yung pedal mo. Chainstay length. Ito naman yung horizontal measurement ng gitna ng rear wheel at gitna ng bottom bracket. Sabi, mas malaro daw yung bike pag mas maiksi ang likod. Mas madali iliko sa mga turns, kaya lang pwede din na umangat-angat yung harap na gulong, lalo na sa mga ahon. Mas madali kasi paangatin ng unahan ng bike na may mas maiksing chainstay. Pwedeng good and bad thing din, depende sa gusto mo na gawin sa bike. Mas maiksi na chainstay, mas madali iwila at i-manual. Mas agile ang bike at mas maneuverable. Mas playful. Nakadepende din sa haba ng chainstay kung saan ka mas nakapwesto sa bike. Kung gitna lang, o mas likod, o mas unahan. Wala naman daw tama o mali dito. Ang mas mahabang chainstay, nakakatulong to na maging mas stable ang pakaramdam sa bike, lalo na sa descent. Sa ahon naman, nakakatulong din para hindi basta-basta umangat ang unahan na gulong. 430 to 450mm ang norm para sa 29ers. 25 to 435mm naman para sa mga 27.5 na bikes. 420 to 435mm considered short na. Mas madaling magpaangat ng gulong at mas flickable ang bike. 440 to 455 considered long naman. Mas stable sa descent at mas less prone na umangat ang unahan lalo na sa climbs. Wheelbase. Ito naman yung haba ng bike na sinusukat sa gitnang axle ng hub sa harap at sa likod. Kapag mas mahaba daw ang bike, mas stable ang bike kahit na mabilis ang takbo. Pag nasa 1,200mm na ang wheelbase, considered mahabang bike na to. Sa trend ngayon, yung mga modern bikes, mahaba na ang wheelbase niyan. Wala naman daw kasi masyadong drawback sa mahabang wheelbase. Kaya pa din naman daw i-corner kahit sa mga tight na liko-liko. Mas mahabang wheelbase, mas stable. Mas maiksing wheelbase, mas agile. Reach. Ang reach naman, ito yung horizontal na distance sa taas ng gitna ng head tube at sa vertical line nakatapat ng gitna ng bottom bracket. Mas maganda daw na gamitin to bilang sizing reference kasi walang variation na nakadepende sa seat tube angle at sa wheel size. Nakadepende nga lang din sa haba ng seat tube at sa head angle yung sukat. Isa to sa pwede natin gamitin na reference para malaman kung swak ba sa reach natin yung frame size ng bike. Mas reliable na indication ng sukat na to kaysa sa effective top tube length. Sa bikes na may mas mahabang reach, dito ka pwedeng makagamit ng mas maiksing stem. Pag maiksi kasi yung stem, mas responsive sa turns. While at the same time, yung pwesto ng kamay mo nasa likod ng axle ng front hub. Kesa kung maiksi yung reach tapos mag-compensate ka sa mahabang stem, yung pwesto ng bars nasa mas una ng axle ng front hub. Mas nakakaba yun sa mga steep na descents kasi it will make you feel na mag-over the bars ka. Kung mag-short stem ka naman sa bike na may maiksing reach, parang cramp naman masyado yung harap ng bike. Top tube length. Yung tinatawag na effective top tube length, ito yung horizontal distance mula sa gitna ng head tube at sa gitna ng
ng seat post. Mas informative daw to na sukatin kaysa sa actual na haba ng top tube. Pero hindi din ganun ka-effective na sa top tube measurements tayo mag-base ng sukat ng bike. Dahil naiba-iba din to, depende sa seat angle ng bike. Iba-iba din kasi yun kada bike. Kaya mas maganda pa din na sa seat tube at reach mag-base sa pagpili ng frame size. Indication lang to ng posibleng maging haba ng cockpit setup mo kapag nakaupo ka na sa bike. Stock. Ito yung vertical distance na mula sa gitna ng bottom bracket, perpendicular sa taas ng head tube. Yung stock height, yan ang primary indicator kung magiging gaano kataas yung handlebars. Pwede mo ma-adjust yung stock height sa paggamit ng spacers sa iba't ibang stems, pero yung stock height ang good starting point. Dito mapipili mo yung kung gusto mo na mas mababa yung harapan ng bike mo para mas aero o mas maganda sa ahon. XC at marathon racers ang karaniwan na tumitingin dito para mapili nila yung may pinakamababang bar height na setup. Head angle. Karaniwan ito yung unang tinitingnan sa bike geometry eh. Dito kasi malalaman mo na agad kung para saan ba mas suited na gamitin yung bike. Ito yung angle sa pagitan ng lupa at ng head tube. Parang yung angle ng fork na din pag sinipat natin ng side view yung bike. Kapag slack ang head tube angle, mas mabagal ang response sa steering sa patag. Pero mas madali i-descend yung bike. Kapag sa ahon, medyo malikot lang at mas kailangan ng extra effort na ilagay yung bigat sa unahan ng bike para maging mas stable yung bike sa ahon. Sa mga lusong, dito lamang yung mga slack na bikes. Mas mababang head tube angle, mas slack ang bike. Steep naman yan pag mas mataas na degrees yung angle. Kapag naman mas steep ang head tube angle, mas feeling na parang mas mabilis yung response ng bike kung sa flat terrain lang. Mas precise din iliko sa low speed at hindi malikot kung sa ahon. Kabaliktaran nga lang sa high speed descents, hindi ganun ka confidence inspiring sa descents ang bikes na may steep na head tube angles. Unlike sa bikes na mas slack, less prone ka na mag-over the bars sa mga matarik na pababa dahil mas naka-push forward yung front wheel ng bike mo. Pag trail bikes, karaniwan dyan may 65 to 67 degrees na head angle. Kapag cross-country bikes naman, mas mataas, mas steep, around 70 na yan. Yung mga enduro bikes naman, around 64 degrees. Yung mga pang downhill naman, nasa 60 degrees na. Take note din na may mga bikes na mas steep ang head tube angle ng 29er na variant kesa sa 27.5 ang wheelset. Front center. Ito naman yung distance ng gitna ng axle sa front hub at yung gitna ng bottom bracket. Wheelbase minus chainstay length. Yan yung distance ng front center. Kahit dalawang magkaibang bike, pwede din na magkaroon ng parehong sukat ng front center. Halimbawa, short frame pero slack ang head angle. Pwede yung maging same size ng front center sa long frame pero steep ang head angle. Even though pareho ng front center, magkaiba ang fit at handling niyan. Dito mo din pwede malaman kung may toe overlap ba yung bike o kung tatama ba yung paa mo sa gulong sa harap pag niliko mo na. Seat tube length. Yung haba ng seat tube, ito yung common na basehan para sa frame size ng bike. Dito mo kasi malalaman kung swak ba sa height mo yung size ng bike. Sinusukat to sa gitna ng bottom bracket hanggang sa taas ng seat tube. Diyan nakabase yung frame sizing na karaniwan naka-indicate sa bike. Ito yung magde-decide kung may clearance pa ba pag tumayo ka sa ibabaw ng bike. Dapat din swak para makapag-set ka ng tamang saddle height. Dapat hindi sobrang baba para sa tangkad mo dahil may limitation din yung mga haba ng seat post. Dapat din hindi sobrang haba para makapag-setup ka ng maayos ng dropper post. Wala naman daw epekto sa performance at ride feel ang seat tube length. Pang frame size and fitting lang talaga. Yan yung ilan sa mga sukat-sukat na pwede nyo tingnan sa bike para malaman nyo kung swak ba para sa inyo yung bike. Karaniwan naman, available ang geometry chart sa mga popular brand bikes. Pwede nyo i-search sa internet. Yung mga info na to, dati hindi ko din alam. Ni-research ko lang din. Akala ko kasi dati mahirap intindihin, pero madali lang din naman pala. Hindi naman pala need na alam mo yung eksaktong dimensions ng mga yan. Importante lang ma-idea ka sa kung ano ba yung epekto nito sa ride at ang ride quality na binibigay ng certain geometry specs. Pero at the end of the day, iba pa din yung actual na ma-ride mo yung bike. That's it for this video mga kapadyak. Sana may napulot kayo na kaalaman tungkol sa bike geometry at sana na-explain ko ng maayos yung mga tungkol dito. Like, comment, and subscribe. Like kung nagustuhan nyo yung video na to, simpleng like nyo lang, malaking tulong na yan dito sa channel. Kung may tanong kayo, request, or suggestions, i-post nyo lang sa comment section sa baba. Pag-uusapan natin yan. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe dahil marami pa tayong bike-related videos na i-upload. Kita-tats na lang sa mga susunod pa na videos. Pati na lang sa daan. Ride safe mga kapadyak.
Modern geometry. So ito sa mga madalas na marinig natin na terms pag-usapan na ng geometry. Lalo sa mga trail bikes. Low, long, and slack. Low bottom bracket height, long wheelbase, at slack na head angle. Mas mahaba din ang reach ng modern Geo para sok na gamitan ng maiksing stem. Mga around 30 to 50 millimeters. Mas mahaba ang front center pero mas maiksi ang chainstay length. Diyan naglilin ang trend ng mga new school mountain bikes. Mas stable kasi sa descent. Sa ahon naman, binabawi sa steep na situation tube angle para madali pa din ipadyak sa mga aon. Gusto ko lang i-shoutout ang mga Patreon supporters ko, sila Brap MTB, si Kuya Arman Miranda, at si Vince MTB. Salamat po sa pagsuporta sa channel. Kung nais nyo din maging Patreon supporter, please visit the link in the description below.